Yun. Morning mga ka-troops. Nandito kami ngayon sa may Malabon. Ating kami ng annual marksmanship. Kasama ko yung buong tropa ko. Mag-aatusan muna kami kasi ang aga namin. Okay, samahan nyo kami. Salmusal. Kain, kain, kain. Kain sa tago. Kain, kain. Kain, kain tayo. Yeah, ito ang kahaba na to. Ito yung image Jer Pilar. Ito sa Malabon. Ang punang tungkok. Tapos yung firing range dyan lang. So nahan, malapit lang. Ayan mga ka-troops, nandito na kami sa loob. Dito kami sa may Malabon Practical Shooters Association Incorporated firing range. Shout out! Yeah, shout out sa mga shooters. Shout out sa mga shooter. Shooter sa gabi. Wala muna tayo sa health protocol. Thermal scanning muna. Tatama pa kaya tayo ngayon? Tagal, ako tagal na ako din nakapag firing. Yan ang close dito sa firing range. Ayan, basahin muna bago ka pumasok para malaman mo kung ano ang rules and regulation na pinapatupad dito. Ayan. Ito yung firing area. Ito yung for rules of gun safety. Yan. Sa mga gustong malaman, yan. Ang full rules of gun safety. Tapos ito yung gagamitin natin. Ito yung mga gagamitin namin. Yan. Yung mga bala ng 12 gauge. Ito yung mga shotgun. Yan. Ito yung service namin. Ay, terminta. Wala. Asan seryong ko natin, sir? 9mm. Yun, dito yung 9mm na gagamitin namin. Yan, bagong-bago yan, no? Mukhang kaming pangalawang gagamit nito ngayon. Yan. 38. 16, sir, wala, sir? Wala na tayong M16. Putin muna natin yung ibang area para makita natin. Ito pa yung isang firing area. Yan. I-start na kami mga ka-troops. Atin muna kami ng briefing bago sa actual firing. Okay, let's go! Magandang umaga sa inyo lahat! Wilson! Siguro yung iba sanay na sa ganito na bago ang tinatawag natin practice at kakaroon ng orientation. Marami na ba nakakuha sa inyo ng orientation tulad ito? Yes sir! Yes, sir. So hindi na bago sa inyo ang mga sasabihin namin. Kaya lang namin inuulit-ulit ay para huwag niyong makalimutan at saka wala kayong sasabihin excuse me, hindi ko alam, ganito, wala noon, bawal yun. Sa trabaho niyo, hindi pwede yung nakingay kayo excuse me. Kaya lagi namin inuulit yung sinasabi namin ngayon, yung kasabihan naman ng mga yung mga regulasyon na yon eh hindi pang-local, pang-international. Ang sasabihin ko ay hindi naman kahabaan kung hindi apat na paksa. Pero importante sa trabaho nyo at sa pang-araw-araw na pumabuhay, lalo na kung may ganito kayo sa bahay.
Yung iba, alam ko naman. Wala kang papel. Sa international rules ng Gam City, number one rule, consider every gun as loaded. Huwag niyong ipagpapakasakali o ipagkayayabak. Wala naman yan. Hindi yun ang ibig sabihin. Ang ibig sabihin nun, maging maingat kayo. Huwag kayong tiwala sa sarili at sa paligid na. Wala yan. Ang pagkatiwalaan nyo, isa lang. Yung sarili nyo, kahit tatay nyo, kapatid, etc. Huwag kayong magsasa, huwag kayong magtitiwala. Wala naman laman yan eh. Tapos sasabihin niya, ano sabi ko niya? Kaya kayo, ini-train ang ganito para may kaalaman kayo sa paghawak ng dapat na kamamatay. Kahit mga polis na, yung pit, ilan lang ang kamamatay sa train bullet. Batang babae. Naglalaro na, biglang bumulak na. Anong baulap pala yung slack dito? Ganon ang mga thinking na walang naiintindihan. Ang gusto lang nila sumihin at kaya tayo. Ewan o, paano sila tanahabuti nila. So sa sinasabi kong rule number one, consider every gun as loaded. Masyadong malalim yan. Masyadong malaki ang dapat ipaliwanag ng humahawa ng baril. Ang ikalawa, yung tinatawag natin na kapag kahawak nyo ay kung saan nyo itinuturo o ipinambibiro. Do not let the muzzle of your gun point to anybody or anything you do not intend to destroy. Hindi pwede yung inumang mo. Siyempre, papalag yun. Oh, baka meron ko lang naman ito eh. Diba? Nagyayabang ka lang. Eh di may violation ka ng rule number one. Oh, pagdating sa tao, hindi nakikita ng tao, I consider that loaded, which is correct. Hindi mo pwede pagmalaki. Wala naman lang ano. Hindi mo rin dapat ituro sa kanila o iumang. Kasi napakadelikadong bagay pinag-uusapan natin. Maaaring sa inyo, lalo na kapag araw-araw niyang trabaho, delikado talaga yan kapag hindi kayo maingat. Tapos dosis ano, okay na yung anin sa revolver. Tapos dosis sa pistol. Ang third rule! Keep your finger off the trigger until you are ready to fire. Yung iba, napapusin namin dyan, ha? Nakikinig dito pagdating sa actual. Lumalapit pa lang sa target eh. Galit na sa kating. Lumalapit pa lang sa target. Galit na sa kapatid yun. Hanggang yan ah. OA ba? Sa sini lang yun. Huwag kayong masyadong nagpapadala sa sini ng mga backstroke. Backstroke kasi ayaw ganun-ganun. XX nyo. Hihinaan mo lang yung spring guide eh. Gawin mo lang yan, gis eh. Pag hindi mo inihampas yan eh. Gusto mo, ganun lang eh. Kasabi yan. Pero, sa tunay na buhay, eh, hindi talaga applicable yun. Kasi yung mga fancy move, pagdating sa ganito, ban yan. Hindi pwede yung ganyan-ganyan sa huli, arte-arte yun. Mamaya, pinana ka sa likod eh. So ano, hindi mo nga malam kung ano tumama sa iyo, binabas pala sa atin yun. Sabi ka, simple.
napakaraming paraan na kung paano kayo malulugtok. Kaya kinakailangan, pagka kayo humawak, maging marespeto rin kayo sa paligid. Lalo na paglapit nyo sa mga target hanggat maaari 30 degrees hanggang 45 lang ang angat, nakaganyan lang yan. Huwag naman yung lumalapit kayo, nakaganon kayo. Ganon. Maliban na lang ang tinatawag sa mga pangarit ng pulisya. Yan. Pero hindi pa rin sila nakaganon dapat. Kasi delikado, eh kung biglang may simulpon, pinuto ka nila, civilian pa. Maraming mga tinatawag na napakamal ano, akala, biglang tumulong. So kaya kailangan maging maingat kayo sa inyong hawak dahil hindi yan biruan. Araw-araw nyo, katulad nyo, naka-guilty kayo. Huwag na huwag nyo gagawin biru yan. Kaya keep your finger off the trigger until you are ready to fight. Kapag nakaumang na kayo, sigurado na, ano ba naman yung street checker? Bago ka nga madamba niya, nakapasok na yung kamay mo sa trigger gun. And that's rule. Rule number 4. If you got your target and sometimes beyond, mga actual lang, hindi bola yun. E paano, pagka nalasing, alam mo na, nagiging wild. Kaya hanggat maaari, wala nito. Iwasan. Yun, naging tradisyon na nila. Ayaw ko kung paano ko bukura yun. Pero mahirap din naman yun dahil maraming mga loose, dami. Pero mo, harap wala eh. Kaya pagka kayo ay napapunta ro, kailangan maging maingat din kayo. Kung maaari, lumayo kayo, huwag nang sumali. Para maiwasan natin ang anumang insidente o aksidente. Meron ba kayong gustong itanong? Kung kumulit ba sir, pag nag-atulong, taas pag nalaglag ba sir, tatama sa ulo? Papasok sir. Papasok po. Ayos, ang patenta tama, bulat ka. Kasi pinuputok sa taas eh. Oo, yung mga pinuputok sa taas. Ha, eto. Mga pinuputok sa taas, kapag yan eh, kumalo ng 100, 200, 500 meters. Pagbaba niyan, mas mabilis. Bakit kamo? Because of gravity pull. Yun ang kumuha ng science dito. Ha? Yung pumapanit, mas mabilis pumalaw dahil sa gravity pull. Sabi mo eh, hindi nalang kumpanin. Nasa general science yan. Kaya pag tinamaan ka niya, bound yan, gaganong kalalag bigla. Wag na. Ano ito? Pwede ka naman pumutok dito. Hindi pa natin pari. Pwede ka naman pumutok sa loob ng pakurol mo ng ano. Pupugin mo na yan. Ganon. To whom it may consent. Kawawa naman. Kami, deresa ang sinasabi namin bilang mga humahawak at saka nagbibigay ng ganitong lecture. Yun, nagpapapuntok sa ere na walang kadahi-dahilan, puro kalayang pinag-aralan pagdating sa nakamamatay na bagay. Walang ano yan, walang konsiderasyon. Bababa? Magpapapuntok ka sa itaas para ano, magpasikat ka lang eh kung merong tamaan dyan. Kawawa naman. Kaya hindi yan kinukonsider na pagsasayan.
Meron pa? Hindi natin. Kung wala na, yun lamang at magandang umaga uli sa inyong lahat. Natin, how about the cardinal rules of game safety number 5? What is number 5? Huh? Ano number 5? Masahay, sabay-sabay. Tingnan nyo yung score sheet nyo, nandyan yung kutigo nyo. Ha? Sabihin nyo yung mga score sheet nyo last year, tinapon nyo na. Ha? Sinong bago dito? Ngayon lang ako na-meet. Siya. 1, 2, 3, 4. So marami, di ba? Marami. In a way, di ba ako nagpapakilala sa mga bago? Pero kilala nyo na ba ako sa mga bago? Hindi pa? Hindi pa, sir. Ako yung pinakagwapo sa security. Yes, sir! Ina ng ating RO, si Sir Dolly, yung 1 to 4, that is the cardinal rule. International yan. Okay? Tingnan. Yung number 5 is, be knowledgeable how about your gun works. Ha? Bago ka, di ba? Unang tanong ko. May bala, wala? Meron, sir. Meron. Ha? Meron. Meron. Anong geo number related yun? One. Ha? Ano? Number? One. Asan ganyan sa lobby? Number one. Tuwing nakakita kayo ng barrel, ha? Lagi-lagi sa isip nyo ay may bala yan. Naka-open, hammer or hindi. Ha? Naka-hammer down. Dapat number one pa rin ang isipin nyo. Kasi kapag nawala mo yung number 1, kaya nilagay nyo lang number 1 yan eh. To avoid accidental firing, to avoid illegal discharge of firearm, kasi hindi yung basta-basta kakalikutin yan kasi nga iniisip mo may bala. Lalo kung hindi nyo alam kung ano yung klase ng baril na yan. May Glock? Ano pagkakaiba nila yung Glock at saka itong Beretta? Yung Glock, walang hammer. Yung Glock is hammerless. Parang ito shotgun. This is hammerless. Hindi mo nakikita kung nakakasa o hindi. Ano pagkakaiba nilang dalawa? Ha? O titignan mo yung muzzle, parehas ang laki, ibig sabihin parehas ang kalibre. 9mm. Yung bala nito parehas. Pero ano pagkakaiba nila? Ha? Siyempre, sabihin niya, ito puti, ito itim. Anong difference itong dalawa? Take note, kapag meron kayong mga kliyente, mga gun holder, mga pulis, AFP, may mga dalang karel. So, dapat alam natin yung pagkakaiba. Sa pangalan, sir. Pangalan, diba? Kita mo sa pangalan. Ano pangalan nito? Barreta. O ito? Ang score. 1911! Sir, 1911! Gawa ng score, ng direta. Okay, so yun ang lang. Dali sa model, yun na yun. Meron din tao silang 1911. Ito, yung tawag nilang double action. Yung 1911 kasi at the same time is a single action. This one is double action. Ano pa gagawa ng double action sa kanilang single action? Mayroong beaver tail si single action. Si double action, wala. Ano pagkakaiba nila? Kapag nakakasa, kung nakakasa yan, open hammer, natatabo na hammer. Open hammer, ito, kahit na anong gawin mong kalabit, hindi ito makakalabit unless mapisil mo yung beaver tail niya. So pag nabisil mo yung beaver tail niya, makakalabit mo. Okay? Samantalang si double action, ha? Marami ito, yung Sisay, Taurus, Beretta, kahit na anong kalibre yan, double action ang function niya. So kahit anong forma mo nito, pwede mo siyang makalabit. Okay? Now, kaya kapag tinutukan ka ng Beretta, huwag mong sabihin na hindi pa nakakasa. Kaya agaw ka pa, pwede mo pang agawin kasi hindi pa nakakasa, mali ka. Ito, kapag ito naka-down, pwede ka pa talaga makipagkagawan. Kasi kahit anong gawin niya, hindi na niya makakalabit ulit. Samantala sa double action, pwede mo itong kalabitin kahit na naka-hammer down. Parang revolver.
Okay? Yun ang pagkakaiba ni single action at saka ni double action. No need na kailangan mo yung proper gripping pa. Ito kasi kailangan proper gripping para mapisyon mo yung paper tail at makalabit mo. Kasi kung hindi tama yung paghawak mo, hindi mo makakalabit ito. Kaya tulungan mo pa ng daliri. Nagkakaintindihan tayo doon? Yes, sir! Kaya dapat knowledgeable tayo doon sa baril natin. So, yun ang makikita nyo, yung mga depende sa model ng baril, kung double action, ito lang pala tandaan nyo. Ibig sabihin, double action yan pag walang paper tail. Dito, laging sinatawag na single action. Grabe doon? Yes, sir! Sa kapagkakaiba nila, of course, pagdating sa magazine, kasi ito, high cap, ito, single stock. Sa competition, wala na kang maririnig na single stock. Classic na, category. Pag may mga lumalaro, makikita ko naman sa classic. Ibig sabihin nito yung magazine na single stock, yung pag ito, 9 plus 1. Original kasi nito, 8 plus 1 eh. 9 plus 1. So ngayon, yung mga gawa ng Rock Island, yung magazine nila, 9 plus 1 na. So pwede itong mag... Then, ano ba yung tinatawag nating condition 1, condition 2, and condition 3? Pag naka-duty tayo, ano condition ang gamit natin? Condition na ginagamit natin pag naka-duty tayo is yung tignan mo ang holster nito at saka holster ng caliber 40 ko parehas. Kasi isa lang ang gumawa nito. Kumbaga yung trigger guard niya fit siya pareho. Now, yung condition to pag naka-duty tayo, of course, nag-clear tayo sa gun canister, clear. Then, insert yung magazine. Assuming yung magazine is loaded. Loaded ng 9. Holster. Ano, insert magazine. Then, holster. Yan ang condition. Okay? Yung condition 1, nabawal sa atin habang naka-duty. Ha? Yung nagkakasa. Although yung nalalaya, ibababa niya. Tapos, holster niya. Bawal yun. Okay? Condition 1 yan. The moment na naka-chamber load ka, ha? Pag may bala na dito, condition 1 yan. Safety engage. Okay, sa competition kasi, condition 1, safety engage, isisip mo lang yan. Yan yung condition 1 kapag nasa competition kayo. Yung mga ibang pulis. Kasi matigas yung hammer. Nilalagyan to. Tapos, open nila yan. Open nila yan. Kasi kapag kailangan nila, nakikita mo to, hindi lahat yan ay loaded. Pero discarte ng gun holder yon. Kasi kapag kailangan niya, madali niyang ikasa kasi malambot. Okay? Pero sa atin, bawal natin gawin yung kahit na sabihin mong walang loaded, i-open mo lang para lumambot, bawal sa atin yun. Kakaintindihan tayo doon? So kung yung baril ay matigas, dahil po lang sa langis, nakamagasin kayo, masyad na magasin yan, kung kailangan nyo na dahil may kalaban tayo, may hold upper, kung matigas yan, pwede mong itas mo, saka mo ikakasa. Okay? Yun ang diskarte. So, knowledgeable kayo. Ano ba ang sekreto sa baril mo? Mayroon yung mga baril na nakikita ko yung gawa ng Angkor, ay ng Danaw. Tawag nito? China? Ha? Yung mga Danaw ko, na ang hirap ikasa unless open hammer mo, gawa ko magkasa. So, knowledgeable kayo sa baril nyo. Nagkakagitan tayo doon? Yes, sir. Kasi, even pag may dumating na gun holder, at least, alam mo na, sir, paki-undog na. Okay? Para bago ibigay sa'yo. Huwag nyo hawakan yung baril ng gun holder o yung pulis. Dapat siya ang mag-clear bago nyo ibigay sa'yo. Nung mari nga, open mo na lang yung pucho mo eh. Sa nalang maglalapak. Huwag nyo hawakan ang baril niya. Kakaintindihan tayo lang. Yes, sir. Para makaiwas tayo ng aksidente. Klaro? Yes, sir. Now, pagdating sa shotgun, ano ang unang palatandaan nyo para yung shotgun nyo ay nakakasa o hindi? Yes, yung pump handle. Hindi mo may baba yan. Kahit anong gawin mo, kahit upalo mo yan, masisira lang yung lock niya. Okay? Ibig sabihin, pag matigas, pag hipo mo pa lang, huy, may bala. So, what next? Huwag po, sititihaya mo yan. Hindi,
Kaya, gamin mo. Is, punta kayo sa gun canister. Okay? Sa gun canister. Tutok mo sa gun canister. Tapos, signal mo. Okay? Wala. Then, pipisilin mo ngayon to. Nakatingin ka dito, Katmari. Kung nakatayo kasi yan, pipisilin mo to, malalaglag na yan eh. Diba? Kasi malambot na to. Yung mga sino walang sabit, pag pinisil mo to, malalaglag na to. Okay? So, bago kayo mag... Bago kayo pindutin ito, ikikilalin nyo muna. Ganun din yung pistol. Release magazine muna, bago nyo i-open yung slide. Ito, bago nyo ipaba yung pump handle, kasi nakalak yan, pisilin nyo muna to. Nandito yan. Kung matigas, atakin mo. Walang tumarsik, double check, that is clear. So, at least, kapag pinalik mo doon, is nataas kasi nandun kayo sa guard pujong, balik mo sa pujong, talabitin mo. Saka ka magkakarga ng apat. Kung apat ang capacity, karga ka ng apat. Pag lima, punuin mo ng lima. Focus kayo. Kapag baril ang kinakalipot ninyo, situate na nagagawa ninyo yung safety. Okay? To avoid accidental firing. Maliwanag tayo doon? Yes, sir! Okay, so, kasi kapag tayo, hindi natin inintindi yung safety mo, ha? Tatandaan ninyo, accidental firing is a mortal sin. Klaro tayo doon? Yes, sir! Any question? No, sir! Okay. Last is yung fundamentals of marksmanship. Hindi kayo tumatama, hindi nyo nasusunod yung protocol, kasi unang-una, hindi nyo pinakikinggan yung kuman ng RO. Hindi nyo sinusunod yung sinasabi ng RO. Tinutulungan namin kayo para nasa tamang forma at saka nasa tamang accuracy nyo para at least talagang meron tayong natutunan. Now, doon sa fundamentals, kailangan ninyo yung number one is stance or position. Nandyan sa kudigo nyo. Number one is stance or position. Pumurma man lang kayo ng tama. Eh, nga lalo ngayon, maganda yung panahon, mag-video-video kayo, mag-picture-picture kayo. Tapos yung mga position ninyo, ha? Parang nangihila ng ano, ng ano, tagupuar. Kasi gano'ng purma niya. Kailangan mo pumurma ng gano'n. Di ba? Pagdating mo sa bintana, di alam kung paano pumurma. Okay? Sa purma pa lang. Yung lapad ng paa, lapad ng balikat. Di ba? Kasi kung dudukutin mo yung target mo, at least, pukuha mo. Pag malayo, ipot ka na lang. So, pag nanon sa gilid, doon. Hindi nagagalaw yung mga paa nyo. Una-una, kapag pumisto kayo sa mayroong sniper, hindi na prone para tama na yung sniper yung paa nyo. Even yung katawan ninyo. Ilabas mo na lang. Hindi yung... Ganun sa kabila. Hindi. Kaya na nang tukutin yun eh. Diba? Para avoid yung exposure nyo. Yung muscle lang ng baril ang tatapat dun sa target. Eh, tingnan nyo yan. Para kahit puro man lang, okay na. Kahit hindi ka tumatama sa alpa. Diba? Kahit puro alpas. Okay naman, diba? Pag-uwi mo mamaya, pakita mo rin sa kaibigan mo, sa kumpare mo, habang nag-impi lights kayo. Kaya, tingnan mo to. Training ko kang ino. 100% yan, puro alpa yan. Alpa. Hindi naman niya nakita yung ano, yung target board. So, yun lang yun, yung distance or position. Ito, klaro tayo doon? Yes, sir! Now, doon sa number 2, ano naman ito? Gripping. Sinong kaliwete rito? Kaliwete. 1, 2, 3, 4, 5. Diba? Kung ano yung strong hand nyo, yung kaliwete strong hand nyo is left. Ang right handed, strong hand is right. Kapag hinawakan nyo yung baril kasi, yung tinatawag natin 40-60. Ako, strong hand ko is right. So, kapag gumawa ko ng barrel, ito, 60% ang lakas. Ito, 40% lang. To control the recoil. Kasi pag in-extend mo pa yan, pwede maagaw sa'yo. Diba? Kaya depende dun sa engagement na dinadaran mo. So, ito yun, yung proper. Kapag freehand, freestyle, 60%, 40% yung strong hand. To recoil. Hindi rin tayo? So, gripping, walang exposure. Hindi dito. Hindi dito. Ha? So, hindi dito. Puputok nga, hindi na maglulot ulit kasi nakontrol mo yung kanyang
slide. This is the slide. Ito yung frame. Okay, so lagi dito yun. Nasa gilid. Okay? Nasa gilid. Huwag niyong ididikit dun sa slide. Kasi nagkakaroon ng ano ng abnormal yung slack ay yung ano niya yung recoil niya kasi nakokontrol nung daliri mo. Pero dun? Yes sir. Number 3. Alignment. Saan ba dito ang front side? Tagal mo ito. Tama, mali. Saan ang rear side? Saan ang muscle? Ha? Nakita nyo? Kaya ngayon ang ano eh, puro malapit-lapit ka na. Kasi yung iba ito yung tumuturo eh. Kaya ngayon, importante, where is the muscle of the gun? Kasi yung arrow sumisigaw. Muscle down, kasi nakikita yung arrow ganun eh. Muscle down, ibig sabihin, yung muscle mo dapat itutukbo dun sa downrange. Okay? So yun yung proper. Okay? Nagkakasa. Mali din yun. Pag nagkakasa kayo mamaya, always pointing dun sa downrange. Kung kanan ka, of course, ito yun. Pardon? Tapos dun sa last shot, pag sinabi niya, if you are finished, if you are through, unload and make ready, unload and holster. So, release magazine muna. Then, shoot clear. Naka, ano yan, hammer down, holster. Pag holster, saka kayo pipihin. Maliwanag doon. And, yung set alignment, laging magkasama si front side, rear side, may kanal yan. Lahat ng fixed side, ang tawag yan, dead center. Ibig sabihin, kung yung bakal, below, sa gitna ka. Sa rear side, ano pagkakaiba nila? Ito, boomer side. Pero rear side pa rin yan. Ibig sabihin, ang boomer side, na-adjust yan. Pwede mong gawing 12, pwede gawing 6, pwede 9, pwede 3 o'clock. Itong fixed side, isa lang ang silip nito. So, alam nyo kung ano yung baril na natampot mo, kung paano yan. Kasi, bihirang mag-adjust ng ano. Ito, kahit na boomer side, naka-de-center pa rin. Kasi, damang ka dun eh. Tumis mo ng konti, pasok ka pa rin sa alpha eh. Pero kung nakatulbok lang ka kasi, tumas na konti, wala na, lagpas na. Kung ulo tinitira mo, kung lumagpas yun, wala na, malayo na. Pero kung de-center ka, ito silip mo, tumis man o punta sa stride, patay pa rin siya. Tumas man, patay pa rin siya. So yun yung ano doon. Kaya meron lang silang pagkakaiba. Na-adjust itong boomer side, itong fixed side, hindi. Now, yung side picture, yung side picture po kung saan yung target board, okay? Kung saan yung alpha, isama to, tapos sa center. Para tumama ka ng ayon. Lumiis man, at least nasa tardy lang. Hindi ka naabot sa delta. Maliwanag doon? Yes, sir. Ang kagandahan niyan, yung tardy niya, malaki. Paikot. Yung sick board kasi, baliit yung tardy sa taas. Okay? Now, last is, brake control? Trigger control. Ha? Hindi trigger happy. Tatandaan nyo palagi yung tinatawag na trigger pull or trigger slack. Trigger pull, kapag trigger slack, pag nakakasana yan, mayroon pa rin yan kunting ano yan, kasi 3.5. Ang standard siya yung kina-adjust, 3.5. Kapag matigas, sasaka mo, tuloy, silipin mo ng tudo, then ituloy mo lang. Hindi mo kailangan, nakapa mo na yung slack, bupilo mo pa. Hindi tama yun. Kasi gagalaw at gagalaw ang muscle mo nun. Okay? Hindi ka tatama ng alpha. Yun na yun yung alphas. Okay? So, trigger slack, then, diretso mo na ang hatak. Okay. Kaya depende rin sa baril yan. Ito, 3.0 ko na to. Kaya napakalambot nito. Ang lambot niya. Pero yung double action ko, parang revolver. Kasi ang haba ng slack niya. Pagkikita niyo yung slack niya, malayo, di ba? Lalo kung idiretso mo, parang revolver. So, gamayin niyo yung slack ng baril niyo.
Kasi mamaya sa actual, at least hindi kayo mapunta sa Alpha. Maliban ang Teron? Yes. Yung tinatawag na direct load. Okay? Now, yung direct load, kuya ko ng bala dyan. Shotgun. Yung direct load sa shotgun, kaya tinatawag na direct load. Take note, sa actual, encounter kayo. Dapat alam nyo yung indirect load at saka direct loading. Yung indirect load method, indirect method, ito yun. Magagamit mo yan pagka kinasa mo, puputok yun. Pero, kung nabusan ka ng bala, di ba? Pagay ako, kasi sa palaban, di ba? Hindi ka na magkakasa kasi upon na yan. Boom! Yun tinatawag na direct loading. So dapat, mamamaster nyo rin yun. Kasama sa course of fire yung mamaya. Kaya dun sa after 4 shots, magda-direct load kayo ng dalawa. Kasi after ng 4 shots, di ba? Direct load yung isa, pang 5. Tapos kargan mo yung pang 6. Then, putukan mo ulit. Putok na yun. Then, putok ulit. Maliwanag tayo doon? Yes, sir. Para masanay nyo. Huwag naman sana mangyari. Kailangan nyo gamitin nyo yan. Pakalawa, kapag yung spring mo, hindi nagkakarga, nagluloko, so ano gagawin? Kuha ka doon sa ammo pouch mo, kaya meron tayong ammo pouch. Kasi magkasay. Ayaw. So, open. Kuha ka dito sa spring mo. Karga. Luko. Kasi mayroon pa kalaban doon. Maliwanag tayo? Yes, sir. So, papunuhin nyo lahat yan. Mamaya, pag mayroon din malinaw, di naguguluhan kayo, walang bayad ang tanong. Magtanong lang kayo. Okay? Para i-guide namin kayo ng tama. Ayaw kung magsipalay tayo na compliance lang. Gusto ko, mayroon kayong kunting enhancement dun sa gun hunting. Kaliwanag? Yes, sir. Okay, so, i-demo natin yung course of fire kung anong gagawin. Basta situate lahat na may X, huwag yung babarilin. Kasi pagka may tumama dun sa X, 35 per hit. Ibig ko dalawang bala yun. 70 push up. Ha? 70 push up. Nagkakaintindihan tayo? Yes, sir. So, kasama yun sa plano. No more question? Yes, sir. Okay. Happy shooting. Good luck. Good morning. Thank you, sir. Tukan mo yung dalawang bakal. Tamaan mo hindi. Dapat silipin mo yung anim. Maliwanag doon? Yes, sir. Kasi, for check yan, pag hindi mo na sintro yan, possible, gagalaw lang, pero hindi sa tutumba. So, discretion nyo ng RO, sinisinyas niya kung ilan yung tumama. So, yun ang ilalagay ni scorer. Then, labag niyo yung shotgun, open chamber. Kasi after ng shotgun, situate ng baril nyo pag may bat or even naka-tripod kayo o naka-hip shooting kayo, dapat naka-tripod. Okay? Hindi ganun, tripod. Para makita at saka mayroon kayong balance eh. Okay? Hindi yung gumaganon. Ang may bat, always nakadikit dito. Huwag nyo lalagyan ng distansya. Dahil masakit yan. Ito dikit, para hindi na kailangan doon. Ang technique yan, huwag nagkakasa kayo ng shotgun, hindi mo na kailangan. Hindi na kailangan yan. Iwasan, naka-aim ka na. Ito na yon. Hindi mo na kailangan babaguhin yung direction ng muscle mo. Okay? Kung hip shooting ka naman, of course, tripod pa rin. Ito yun. Tatansahin mo yung height. Kasi yung target mo, level ka lang ng baywang. Sabi yun, yung shotgun mo, hindi pwede ba yan? Dapat pababa ng konti. Maliwanag? Yes, sir. Dahil kapag ka hip shooting, yung pistol ay shotgun, sarili yung tensado yan. Maliwanag na doon? Yes, sir. Okay. Tapos, after ng last shot, open. Then, revolver. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Takura ka na ngayon dito. Dito na kayo pupunot. Okay? Engage 2 rounds, is target board. Diba? Asa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, finger out. Finger out. Assuming open. Kasi last shot ka doon. Finger out. Dito ka na mag-load. Insert. Muscle down. Insert magazine.
Ito na, umpisa ni si Sir Garcia. Are you ready? Come on! Ba, bullseye! Ba. Ba, nakatatlo na si OIC. Tatlong kan, katayo. Thank you.
magasin, tatal magasin. Okay, saksak. Na natapos. Ano pa tumutukoy? Mga ka-troops. Mga ka-troops, tapos na kami sa annual markmanship namin. Sana nagustuhan niyo ang video ko. Please like, share and subscribe to my channel. Also press the bell button para maging updated kayo sa mga susunod ko pang mga video. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Bye-bye.